tayo ng oil. Dito tayo ng ginataang hipon with pako o fern leaves. So, meron ako ditong ginger, garlic, onions, and syempre shrimp and pako. And yung gata. Maglagay muna natin yung onions. Then ginger. And yung garlic. Then, lagay tayo ng gata. Fish sauce. And 1/2 teaspoon lang nung manghang na suka na favorite ko. Saka yung siling haba. Hintayin natin mag-boil and then saka natin ilagay yung shrimp. And then last natin yung pako leaves or fern leaves. Ito pwede nyong i-freezer pang baon next week, pang baon in a few days. And then itutong na lang and then init. Ganun ang ginagawa ko pag nagluluto ako, dinadamihan ko na para yung pang the whole week na baon ng boss ko eh nasa freezer lang. Lalabas ko na lang ulit pagka babaunin niya. So naka-portion siya. Lagay tayo ng salt, pepper, lagay na natin yung shrimp. Mabilis lang to kasi hindi naman masarap pagka na-overcook yung hipon. Konti lang din yung salt na nilagay ko. A pinch lang yun kasi naglagay ako ng fish sauce. So adjust nyo na lang depende sa anghang na gusto nyo. Since ang ginamit ko ulit is yung tinimplahang maanghang na is na ano na suka. Adjust mo na lang yung saltiness o yung vinegar, syempre. So, ilalagay na natin yung pako. Ito, hinugasan ko na to ng asin. Kahapon. Kasi kahapon ko ito pinadeliver eh. And then, nilagyan ko lang siya ng tissue underneath. Para in case na may tubig pa. Although, pagkahugas ko sa asin at tinanlawan, in-spin namin ito sa spinner ng salad. Para dry talaga siya. Bago siya ilagay sa rep. So far, okay pa rin naman siya. Usually, 3 days lang ang shelf life nito eh. Kung malamig naman ng maayos yung rest niyo. Paabot siya ng 3 days. So, ayun guys, yun na niyo. Luto na. Pag once kasi na mag-orange yung body ng shrimp, ano na eh, luto na yan eh. Pero dahil gata, pero konti lang, dagdag lang tayo ng konti ng oras. Siguro mga at least 5 minutes para lang maluto rin ng maayos yung gata. Actually, meron pa. Pwede ko pa itong dagdagan ng gata. Ay, gata ng pako kasi meron pa ako dun sa red. Dagdagan ko. Ganito yung ginagawa ko, guys. So, tingnan nyo. Malinis pa rin siya. Yan. Tinitisyo ko siya. So far, maayos siya. Lagay ako pa ng konti. Mabilis lang ito eh. Ang kailangan lang naman natin dito yung lutuin yung gata ng maayos.
low heat ko na para ma-simmer sandali. And then, off ko na, serve na natin. Nakasakto rin yung anghang. So, nag-add lang ako ng 5 to 10 minutes and then sa-serve na natin siya. So, ayan, okay na to. Sa-serve ko na kasi ma-over na yung shrimp. Mas masarap kasi na saka nagiging chewy to eh.